Magandang, 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 magandang araw mga bata. Kumusta? Si Kuya Regnoli ito. Alam niyo ba kung bakit ganun ako bumati sa inyo? Dahil ang kwento natin ngayon ay mahabang, mahabang, mahaba. Kwento ni Genaro R. Goho Cruz at guhit ni Egani Bautista Madueño mula sa Adarna House. Tara na, mamati na, ikaw na nakapag-iwiya, pamati kita sa istorya, sa mitayaw na kabaraka, a story time, mag-enjoy good kita. Mahabang, mahabang, mahaba ang pangalan ko. Gatpuno, Ping, Emilio Juanito, Santiago, Arla Canilao. Kapag isinusulat ko na ito, talagang napapagod ako. Para akong tumatakbo sa paikot na daan, bigla na lang mapuputol at liliko. Kaya siguro tuwing matatapos ako, nahihilo ako na parang nabangga ang ulo ko sa pader. Lagi tuloy akong naiiwan sa classroom kapag recess. Sabi kasi ni teacher, di raw pwedeng mag-recess kapag di pa tapos isulat ang buong pangalan. Kapag naman natapos ko nang isulat ang buong pangalan ko, tapos na rin kumain ang mga kaklase ko. Naglalaro na sila. Ako, kumakain pa rin. Kahit kapag uwian, huli akong lumalabas ng classroom. Buti na lang sinasamahan ako ni teacher. Bakit ba kay haba-haba ng pangalan ko? Kulang na kulang ang haba ng isang linya ng papel para maisulat ang buong pangalan ko. Kahit nga umabot pa ako sa likod ng papel ko, hindi pa rin kasya. Minsan, sinubok kong gawing maliit na maliit ang sulat ko para lang magkasya. Napagalitan naman ako ni teacher. Hindi na raw kasi niya mabasa. Isa na ako parang umaakyat sa mataas na flagpole ng aming paaralan. Di sana sumasakit at pinagpapawisan ang aking mga kamay. At di sana parang inilumog sa tubig ang aking papel. Sana may lapis na nagsusulat mag-isa. Ibubulong ko na lang ang aking pangalan, tapos isusulat na ng magic lapis. Di sana sumasakit at pinagpapawisan ang aking mga kamay. At di sana parang inilubog sa tubig ang aking papel. Teacher, pwede po ba yung isang pangalan ko na lang ang isulat ko? Tanong ko kay teacher. Aba, Gatpuno Ping Emilio Juanito Santiago Arla Canilao ang tunay mong pangalan. Kaya ito ang dapat mong isulat. Ang EJ ay palayaw mo lamang. Sagot ni teacher. Sana talaga may lapis na nagsusulat mag-isa. Isang araw, may bagong laro ang dala si James. Pulang kotse. Naku, ang ganda-ganda talaga ng kotse niya. Bagong-bago. Regalo sa kanya ng tatay niya. EJ, laro tayo ng kotse mamayang recess, ha? Yaya sa akin ni James. Oo, ma. Sabi ko naman, habang binibilisan sagutin yung ipinapagawa sa amin sa mat. Eksaktong nag-ring ang bell pang recess nang ipinasa ko ang papel ko. Maglalaro na kami ni James ng kotse. EJ, bakit palayaw mo lang ang isinulat mo dito sa papel mo? Sabi ni teacher, kailangan isulat mo ang buong pangalan mo. Para akong tumatakbo sa paikot-ikot na daan, bigla na lang mapuputol at liliko. Kinuha ko ang papel ko at sinimulan ang mahaba kong pangalan.
Nasa Emilio pa lang ako, ay narinig ko na ang tawanan nila James at iba kong kaklase. Pinaglalaroan na nila ang bago niyang kotse. Pagdating ko sa bahay, ipasusulat na naman ni nanay ang pangalan ko. Di ko tuloy malasahang mabuti ang kanyang inihandang merienda. At di ko rin mapanood ang paborito kong cartoon. O sige nga, EJ, isulat mo ang iyong buong pangalan nang walang kopyahan. Tingnan ko kung kabisado mo na. Ayas sa akin ni nanay. Pero aalalayan ni nanay ang aking kamay. Buti pa si ate, nagsusuklay na lang ng buhok ng manika niya. Hayaan mo, EJ. Matututuhan mo rin isulat ng maayos at mabilis ang iyong pangalan. Basta lagi kang magsasanay. Ang sabi sa akin ni nanay. Tay, bakit ba kasi ang haba-haba ng pangalan ko? Lagi tuloy akong huli mag-reses. Lagi din akong huli kong uwian. Yung pangalan ni na Jason, Paul, Christian, Michael, Joanne, Gladys, Bianca at Lara, isa lang. Kaya madaling tandaan at lalong madaling isulat. Yung iba naman, kapangalan ng mga sikat na artista. Sharon, Robin, Angel, at Judy Ann. Kung AJ na lang sana ang pangalan ko, mas maikli pa sa kanilang lahat. Kahit nakapikit pa ako, kayang-kaya kong isulat. Wala akong preno sa pagsasalita. Aba, alam mo bang espesyal ang pangalan mo? Alam mo bang matagal naming pinag-isipan at pinagtalunan ng iyong tatay ang pangalan mo? Sabi ni nanay. Espesyal? Paano po naging espesyal ang pangalan ko? Tanong ko. Ang Emilio ay galing sa pangalan namin ng tatay mo. Emma ang pangalan ko at Julio naman ang iyong tatay. Kaya naging Emilio ang pangalan mo. Di ba't maganda? Ang sagot sa akin ni nanay. Eh, saan naman po galing ang Juanito? Ang tanong ko uli kay nanay. Aba, galing naman sa lolo mo ang Juanito. Paboritong anak ng iyong lolo Juan ang tatay mo. Noong bata pa ang tatay mo, Juanito ang tawag sa kanyang ibig sabihin, maliit na batang Juan. Sagot ni nanay. Eh bakit po may Santiago sa aking pangalan? Galing naman ang Santiago sa aking tatay. Mahusay na kapitan ang aking tatay. Kaya nga ipinangalan sa kanya ang ating kalye. Kaya nakatira tayo ngayon sa kalye Kapitan Tiago. At syempre ang R ay galing sa Ruiz. Huwag mong kalilimutan isulat ito dahil ito ang apelyedo ko noong dalaga pa ako. Sunod na sinabi ni nanay. Napakunot ang aking noo. Saan naman po galing ang Gatpuno at Ping? Napatawa si nanay. Alam mo bang ipinaglihi kita sa halo-halo? Pero apat lang ang gustong-gusto kong sahog noong ipinaglilihi kita. Talaga po, Nay? Oo, gustong-gusto ko ang halong-halong maraming gatas. Masarap na makapuno, malutong na pinipig, at minatamis na saging. Nahulaan mo ba kung saan galing ang Gatpuno at Ping sa iyong pangalan? Galing sa gatas at makapuno ang Gatpuno. At ang Ping naman ay galing sa pinipig at saging. Di ba't masarap pakinggan? Pero noong unang panahon, kapag tinawag na gat ang isang tao, ang ibig sabihin nito ay isa siyang bayani. Ang galing naman, Nay!
Hindi lamang pala pangalan ni nanay at tatay at ng aking dalawang lolo ang nasa aking mahabang pangalan, kundi pati ang matamis na pagmamahal ni nanay at tatay. Natutuwa ako dahil may mahabang palang kwento sa likod ng aking mahabang pangalan. Ikaw, alam mo na rin ba ang kwento ng iyong pangalan? Diyan nagtatapos ang ating kwentong Mahabang. Napakaganda palang istorya sa likod ng mahabang pangalan ng ating bida sa ating kwento. Pero sana naman, para sa mga magulang, huwag naman sana masyadong mahabang ang pangalan ng inyong mga anak. Dahil sa klase o sa paaralan nila, maaaring nahihirapan sila sa pagsusulat at laging nahuhuli. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!